Magandang araw po sa ating lahat, mga ginigiliw namin taga-subaybay at sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta at nagpapadala ng kanilang tanong para pa rin po sa segment ng The Bucket List. Sa araw po na ito, kapiling po rin po natin na ating pong minamahal na si Monsignor Andres Valera. Magandang araw po sa inyo, Mons. Magandang araw din naman. Magandang araw po sa inyo na. Dalawang tanong po ang sasagutin ni Mons Andy at alamin natin kung ano-ano kaya ang kanyang mga isasagot at ano-ano rin kaya ang mga katanungan para sa araw na ito. Ito po ay galing kay Junjun Juanatas, Mons. Ang kanyang pong tanong ay nais daw po niyang itanong sa inyo kung meron po bang history ang pagsisindi ng kandila ng mga Pilipino sa bahay pagkatapos silang manggaling sa sementeryo. At bakit nagsisindi ng kandila sa labas ng bahay tuwing November 1? Atin muna tinariki ang kahulugan ng kandilang ito. Ang kahulugan nito ay walang iba kundi si Kristong liwanag. Kaya nga sa panalangin natin ay sinasabi, sila daw ay silayan ng ilaw na walang hanggan. At ang ilaw na walang hanggan dito ay si Kristo. Sapagkat sinabi naman ni Kristo, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang pagsisindi ng kandila sa gayon ay ito ang unang paalaala. Pangalawa ay paalala din naman itong kaya tayo nagsisindi ay nananalangin tayo na ang mga yumaoy makamit ang liwanag na walang hanggan, wala't di iba kundi ang Panginoon. Saan naman nagsimula ang pagsisindi sa November 1? Ang araw po ng mga yumaoy talaga ay November 2. Ang November 1 ay araw ng mga banal na nasa langit na, magamat sila yumao na rin. Kasi nung unang panahon, ang mga Kristiyan sa gabi po nagpupunta sa simenteryo, hindi umaga. At yung gabi iyon ay bihilya nila, vigil, para sa November 2. Kaya buong gabi nasa simenteryo sila, nagsisindi kandila, nagdadasal, at pagdating ng umaga, pupunta na sa simbahan para magsimba, para sa yumao. Yung mga hindi tumatagal sa simenteryo, umuwi sila sa bahay. At doon sa labas ng bahay sila, nagsisindi ng kandila. Pangalawa ay meron pong kustumbre sa Pilipinas na nawala na. At ito yung tinatawag natin na pangangaluwa. Yung pong orihinal na kanta ng pangangaluwa, kung madidinig ninyo ay napakaganda. Kasi doon ay hinihiling na yung mga kaluluwa ay ipanalangin. At yung mga kaluluwa ay kumakatok sa pinto ng tahanan para limusan sila ng dasal. At ito yung napakagandang kostumbre. At siyempre, dahil nga inaantay ng mga may bahay ito, ay dinaglalagay din silang kandila para alam na pwede kang mangaluluwa sa bahay na iyon. Iyon ang dahilan kaya meron po kandila sa bahay o sa labas ng bahay. Hindi po ito sa loob. Sa bakuran mo makikita. Pagka November 1. Mons, okay lang din po ba na magkaroon po ng pagsisiyam bago po dumating ang mismong araw ng mga kaluluwa? Yung iba ay gayon ang ginagawa, Ricky. Pero sa simbahan ay katunayan ay oktaba ang pagdiriwang, 8 days. At hindi yun bago November 2, kundi mula November 2 hanggang sa mga susunod na araw. Merong tinatawag na indulhensya plenaria na ipinagkakaloob sa dadalaw sa simenteryo at ipapanalangin ang mga yumao. Sa loob po ito ng 8 araw. Okay, at ang pangalawa kong katanungan, ito po ay nagmula naman kay Christian Matthew Gonzalez. Mons, ang kanya pong tanong ay ano daw po ang turo ng simbahan tungkol sa impyerno? Bakit posible na mapunta ang isang kaluluwa doon sa kabila na lubhang mabuti at maawain ang Diyos? Ang hindi ba pagligtas ng Diyos sa mga kaluluwa sa impyerno ay nakakabawas sa kanyang kabutihan at pagmamahal? Salamat po. Unay, ang turo ng simbahan sa impyerno ito, mayroong impyerno. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo mismo ang bumanggit ito sa banal na kasulatan. Bakit napupunta ang kaluluwa sa impyerno?
Ito ba'y dahilan sa Panginoong Kristo? Hindi po. Ito'y dahilan sa tao. Sapagkat tayo nilikha ng Diyos, binigyan tayo ng kalayaang mamili ng mabuti at masama. Kaya nga, kung ang tao ay pinili ang masama, paano mo naman pipilitin ng Diyos ang tao ito? Hindi ito nakababawas sa kabutihan ng Diyos. Dahil sa huli, hindi ang Diyos ang naglagay sa tao sa impyerno. Ang kanyang ginawa, siya mismo, dahil dito. Pero bahagi din po naman ito, yung tinatawag na pagmamahal ng Diyos. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay may kasamang katarungan. At yan ay malinaw na nakikita natin doon sa sinasabi ni Job. Yung madalas natin binabasa kapag tayo'y nagmimisa sa mga yumao. Na sinasabi ni Job na pagkaraang maagnas ang katawang ito, alam kong makikita ko ang aking Diyos. At doon ay sinasagot ang katanungan. Eh kung ikaw naman ay mabuti at nagdusa ka sa daigdig na ito, eh anong katanungan doon? Nasagot po ni Job ay, dahil hanggang sa kabilang buhay may katanungan. At yung gumawa ng masama ay parurusahan dahil sa kanyang ginawa. Hindi po dahil sa kabawasan sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos dito ay malinaw na malinaw. Bakit po? Dahil nga, mahal niya tayo. Ayaw niya ang masama, ayaw niya na yung kasamaan ay manatili at siyang magtagumpay. At huwag po natin kalilimutang, sinabi ni Apostol San Pablo na ito'y mas makapangyarihan ang kabutihan ng Diyos. Hindi po nilikha ng Diyos ang kasamaan. Ito'y, sabi nga ni Pope Benedict XVI ay ganito, evil comes from the freedom that is abuse. Yung kasamaan ay nagmula sa kalayaang ibinigay sa tao na inabuso ng tao. Sa makatwid po, hindi ito nilikha ng Diyos. Once, marami pong salamat at nagdag na naman po ang kaalaman. At maraming salamat din po sa inyo lahat sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong mga katanungan para pa rin po sa segment ng The Bucket List. Huwag po kayong mahihiya dahil malin ninyo ang inyong mga tanong ang susunod na masasagot ni Bonsa Ani. At kaya po, yan na ipadala ninyo sa www.facebook.com/BucketBonsAni. Ako po si Ricky. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong lahat at sana huwag po ninyong kalilimutan kapag tayo pupunta sa ating mga yumao, sila'y ating ipagdasal at hilingin naman natin na tayo din ay kanilang ipagdasal.